Huwag naman laging adobo, tinola, at prito ang gawin mo sa manok. Ganito naman ang gawin mong luto sa manok at tiyak akong matutuwa ang iyong pamilya dahil sa sarap ng lulutuin natin ngayon. Dito ay bumili lang tayo ng 3/4 kilo ng manok. Huhugasan lang natin ng maigi ang mga ito. Bali, pangalawang hugas ko na nga po pala yan, kaya medyo malinaw na ang tubig na pinaghuhugasan natin. Medyo mabusisi kasi ako pagdating sa paglilinis ng karne, especially manok. Tinatanggal ko pa dyan yung mga namumuong dugo, tira-tirang balahibo at nililinis kong maigi yung balat. After nating mahugasan ang mga manok, ay proceed na tayo sa pagluluto. Dito sa ating pan ay maglalagay lang tayo ng konting mantika. At saka natin igigisa dyan itong pinino nating bawang. Bali, isang buong bawang po pala ang ginamit natin dito. At pinino ko lang ito gamit ang manual food processor. Igisa lang natin yan saglit at huwag na nating hayaang mag-brown para hindi agad masunog ang mga bawang. Isunod na din natin dito itong nilinisa nating manok. Halu-haluin lang natin ang marahan para lang kumapit yung mga bawang sa nilagay nating manok. After niyan ay takpan at hayaan muna nating mag-sear ng kahit 2 minutes lamang. After ng 2 minutes ay buksan at baligtarin natin ang mga manok at yung kabilang side naman ang ating lulutuin. Takpan at hayaan muli itong maluto ng 2 minutes. Makalipas ang 2 minuto, ay bubuksan natin muli ang niluluto at maglalagay na tayo dyan ng mga pampalasa. Maglalagay tayo dyan ng asin, paminta at seasonings. Kayo na lamang po ang bahala sa amount ng pampalasa na ilalagay nyo dito. Kanya-kanya naman po kasi tayo ng gustong panlasa. Halu-haluin lang ito hanggang sa kumalat na ang pampalasa na inilagay natin. At saka natin ito tatakpan at hayaang maluto for another 2 minutes. At this point ay ilalagay na natin itong carrot and sweet corn na nabili natin sa isang convenience store. 24 pesos lang po yan guys, compare kung bibili pa kayo ng hiwalay na carrot at sweet corn. Kaya afford ninyo ding bumili nito. Pagkalagay ng carrots at sweet corn, ay isusunod na din dating dyan itong isang maliit ng bar ng premium margarine. Pwede din kayong gumamit ng butter dito guys ha, kung medyo may budget kayo. Lagay lang natin yan dito sa ating niluluto. Tutunawin lang natin itong margarine dito habang hinahalo-halo ang mga manok. Kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, it means na interested ka sa chicken recipe natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong niluluto natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin at mag-comment ka na din po ng amazing chicken recipe. Maraming salamat po! Bali dito guys, ang aim natin is mag-slightly fried itong mga manok sa margarine. Yung tipong ma-brown-brown na ang mga manok, yun po ang hinahanap natin. Every 3 minutes po ay babaligtarin natin ang mga ito hanggang sa maprito na ng very very light ang mga manok. At this point ay makikita ninyo dyan na naprito na ng bahagya ang manok. Kapag ganito na ang kulay ng manok, ay luto na po iyan. Pwede nyo ding i-check kung okay na ba sa inyo ang lambot ng mga manok. Kapag satisfied na po kayo sa lambot, ay maaari nyo na din itong hanguin. And there you have it guys, ready to serve na itong super sarap at sobrang malasa na buttered chicken recipe natin. Tag mo na din ang mga friends and families ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Maraming salamat lagi sa panonood! Bye!